Magandang araw na naman po mga kamoto. Welcome po sa aking channel. At para dun po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe para masaksihan nyo po at maantabayanan yung mga videos na pinagagawa ko. So today po, yung part 3 ng ating Honda DU1 complete rebuild. So kung napanood nyo po yung previous na video ko, ang sabi ko po doon, i-re-refresh lang po natin. Ang kaso po, along the way, nung nag-disassemble po tayo, lalo na sa part ng engine, at saka sa wiring, sa harness, medyo marami po talagang kailangang palitan, ayusin. So, nag-decide na lang po tayo na imbis na refresh, i-re-rebuild po natin completely. So ngayon, pag-usapan po natin yung kanyang front shocks. So stock po ito ng Honda Dio drum brake type. So makikita nyo naka-disassemble na. So pinakita ko lang po sa inyo para mamaya yung actual na pagdi-disassemble ng isa doon sa right side ito. Alright, so actually nung tinatry ko na i-disassemble to, guess what? Wala po siyang ni isang patak ng tulo ng fork oil. Yun. Well, expected ko naman po talaga yun. Kahit naman siguro sino, basta yung mga more than 15 to 20 years old na scooter, talaga namang marami ng supply, marami ng kailangang i-maintain. So siguro, syempre, scooter lang to, maliit lang to, wala pang papel. Hindi natin na bibigyan ng proper attention, lalo na pagdating sa maintenance. So yun. So, yan po yung mga parts. Sorry. Ito po yung outer barrel. Inner barrel. Tapos, ito po yung top lock nut. Meron po yan na o-ring. Parang sealant po. Oil seal. Tapos, meron po siyang lock ring. Ito po yan. Kung makikita nyo, nakakabit pa yung oil seal. Hindi ko na po tinanggal ko kasi wala naman po siyang tagas. So papalitan lang talaga natin yung kanyang oil. Kaso wala nga. So tapos sa loob, makikita nyo po sa loob ng inner barrel, itong parang bushing niya. Hindi ko alam kung tawag dito. Tapos ito po, tsaka yung kanyang spring. So nung tinatanggal ko to, actually malinis na ngayon, tinatanggal sobrang dami ng dumi. So yung oil po tsaka yung lupa, yung putik, yung alikabok, nagkadikit-dikit na. So yun. So makikita nyo rin po yung tools na gagamitin natin. Bali, ito po. Precision screw. Pangtanggal lang po ito ng o-ring. Pero I'm sure meron po talaga kayo, meron pa kayong ibang pwedeng gamitin. Yung vice grip po, mamaya papakita ko kung bakit. Tapos isang 6 mm na Allen wrench, tapos isang 10 mm. Yung makita niyo po may dalawang baso ko ron. So yun nga, ang bala ko nga sana yung una. Te-test natin to kung gaano karaming oil nakalagay doon. So imamatch po natin dun sa ilalagay nating fresh oil. Gagamitin po natin yung baso. Tapos may WD-40 kasi nga matagal na yung fork. So may mga kalakalawang na. So pampaluwag lang ba. Tapos gumamit na rin po ako ng foaming engine degreaser. Kasi hindi kaya ng gas. Tsaka wala rin po akong gas eh. So ito na lang po ang ginamit ko para matanggalin yung kanyang mga grease, mga grasa sa loob, sa spring, sa lahat. Tapos syempre yung fork oil. Marami nang gumagamit dyan. Kung walang fork oil, wala kayong makita. Ang sabi nila, huwag niyo po akong i-coat dito ha. Ang sabi nila, gumagamit sila ng mga 2T or 4T engine oil. Yun ang sabi nila. Tinanong ko kung pwedeng 2T na lang kasi nga 2T to. Mas maganda raw yung 4T kasi mas malapot. So, pero hindi pa rin ako nag-settle sa ganun. Nakakita naman ako ng fork oil. Mumurahin lang naman to, bali 40 pesos. So 200 ml. So dalawa na binili ko para sure. Pero hindi ko rin kasi alam kung gaano karaming oil ang magagamit natin sa bawat barrel. So yun. So
Okay, so simulan na natin. Okay, so tatanggalin na po natin yung oil dito sa kabilang fork. Kung matatandaan nyo, nasira po yung aking table vise. So, minano-mano na lang po natin. Maluwag na po yan. So, subukan natin tanggalin at sukatin po natin kung gaano karaming oil ang ifi-fill po natin dito sa bawat barrel. Kaya may dalawang baso po ako rito. Susukatin po natin kung kano karami lalabas na lumang oil. So, let's go. Ayan natin. Ayan, mga kamoto. Wala ring oil po ito. So, gawin natin. Tansyahan na lang po ang gagawin natin. Pero bakasin na rin natin. Ang kanyang oil. Nakikita niyo po ba? Ganyan po, kalapo. Yun. So, papakita ko lang po. Ito po ang fork oil na laman ng aking isang barrel lang po. Yung isa completely wala. So, yun lang po. So, talagang kailangan ng refresh. So, ngayon, malinis na po natin. Na-distrong ko lang po natin. Mapalitan na po natin siya ng fork oil seal din. Kasi, pakita ko yung luma. So, ito po yung luma. Ang hirap tanggalin, so tinutulo na lang tapos para lumuwag lang. So tapo na natin yan. So ngayon, dumating na yung ating gagong fork oil. Compatible naman po ata ito sa lahat ng D1, D2, D3. So yun, bagong bago. Okay. So, linisan natin yung barrel. So, kabit na muna natin yung tama ba? Kabit na muna natin to.
So ng gaspang. So far, wala namang leak. So, tandaan nyo, pag magtatanggal po kayo nito, ingatan nyo lang po. Kasi, syempre, pag nagtanggal kayo, may spring po sa loob. Baka tumalsik po. Tapos yung dito, hindi naman ho ganong kahigpitan ang dapat gawin. So far, wala naman siyang leak. So, tingnan natin. Obserba natin pag nagamit na. So ngayon, gagawin natin dito. Linisan natin. Mas bala kong pintura ng silver. Balik natin yung kanyang kinang.